So mga tol, matapos nga pong kumalat ang sparring video ni Devin Haney versus Gervonta Tank Davis, kung saan bugbog sarado po ang inabot ni Devin Haney kay Tank Davis. Ibinalitan nga po natin sa previous vlog natin mga tol na nag-react itong si Devin Haney sa video na kumakalat. Sinabi nga po dyan ni Devin Haney na chinap-chap lang daw umano ang video at edited na umano yan. Hindi daw pinakita yung video na binayaran sila sa sparring dahil sa panalo nila. So nagsalita na nga din po ang tatay ni Devin Haney na si Bill Haney. Sinabi nga din po ni Bill Haney mga tol na highlights lang umano ang parte na ipinakita sa video. Ilabas daw nila ang full video at kung saan yung binayaran daw sila sa sparring. So hintayin natin mga tol kung may magpo-post nga po ng full video ng sparring nila. Matatandaan mga tol na si Floyd Mayweather Jr. nga po ang nagpakita ng video kay Ryan Garcia. Kaya na ikalat ni Ryan Garcia ang nasabing video. Kaya binanatan din ni Bill Haney itong si Mayweather. Dapat daw ipakita din umano ni Mayweather ang sparring nila ng anak niya. 6-0 nga daw yun at hindi daw close fight. So parang sinasabi nga po ni Bill Haney dyan mga tol na tinalo ng anak niyang si Devin Haney si Mayweather sa sparring. Paghahanda umano yun dati ni Mayweather sa labang kay Conor McGregor. Kaya nga daw nagpasya na lang na tumigil na sa boxing si Mayweather. Dahil alam daw ni Mayweather na nahihirapan siya dito kay Devin Haney. Sa kabilang banda naman mga tol, isang Pinoy fans nga po sa boxing sa Japan. Binunyag na pinag-uusapan umano sa Japan si Casimero na ito lang daw ang tatalo kay The Monster na Oya Inoue. Yan po ang pahayag ng Pinoy na umakyat sa live ni Paukas Sports. Paliwanag nga po niya, kahit nga daw mga hapon umano na nakakausap niyang katrabaho niya, sinasabing si Casimero lang daw ang tatalo kay Inoue. Kahit daw hindi maganda ang ipinakita ni Casimero sa huling labang kay Uguni, yun daw ang naririnig niya sa mga hapon. Pero parang nga po sa kanya mga tol, humina na daw si Casimero sa huling laban nito kay Uguni. Malakas pa daw si Casimero noong labang kay Guillermo Rigondo. Pero pagkatapos daw nun, humina na daw si Casimero. Pero sinasabi pa rin daw ng mga hapon na kakilala niya, kahit daw mga YouTubers na mga hapon, na yung estilo lang daw ni Casimero ang tatalo dito kay Naoya Inoue. Sa ibang banda naman mga tol, sinabi naman po ng head coach ni Cuadro alas na si Jason Casimero sa mga nagsasabi umano na bakit sila umalis sa dati nilang promotion. Eh kung hindi daw nila yung ginawa, giginhawa daw kaya ang buhay nila. Ngayon, nakikita naman daw ng karamihan na umangat na daw sila sa buhay dahil sa desisyon na ginawa nila. Kaya sa mga nagsasabi daw na nasa kangkungan na daw sila, eh kabaliktaran umano yan. Kitang-kita nyo naman, ito lang guys yung masasabi ko kasi sinasabi nila ulit-ulit talaga na bakit umalis. Siguro kung hindi kami umalis, hindi nyo makikita yung magandang buhay ngayon ni Utol. Sinasabi nilang kangkong, sige lang, bayaan nyo lang na magsasabi sila ng kangkong. Basta ang sinasabi pala nila na kangkong kabaliktaran.